Hmm? At saka, alam mo, minsan may pagkabobo ka rin eh. Si Jackson, nagtatrabaho siya kung saan-saan. At kabilin-bilin na niya, huwag daw sasabihin. Lalo na sa'yo. Akala ko po ba okay siya nung nakipag-break ako sa kanya? Akala rin niya. Pero nung umalis ka, sumabog ang dibdib niya. Pati yung uhog niya sa ilong, sumabog. Ano to? Ah, pare. Cool ka lang. Sinamahan ko lang si Chanel for a check-up. I don't believe you. Pare, ewan ko sa'yo. Tukutulong lang ako kay Chanel, pare. Wala akong plano ngayong pag-away sa'yo. Kian, what's with all the posturing, ha? Huh? Sabi mo wala kang pakialam. So I asked my friends to go with me. At least sila concerned. I can smell tension in the air. Green tea for better harmony. You know what? Let's go. Don't you think I deserve to have a say on this, too? You know what, Kian? You confuse me. Sabi mo wala kang pakialam. Tapos ngayon, mangingialam ka. Ano ba talagang gusto mo? Wala akong pinapangakong kahit na ano. Gusto ko lang makapag-usap tayo bago mo gawin yung mga kabaliwan na ginagawa mo. Kung ba nag-tip dito? It doesn't matter! Fine. 5 minutes. Ayokong malate. Jackson. Jackson, alam mo sana, kapareho mo na lang lahat ng lalaki dito sa mundo. Kasing bait mo, kasing gentleman mo. Sorry talaga kung nasaktan kita, ha? Sana kapareho ka na lang ng lahat talaga ng lalaki sa mundo. Yung bang mas piliin nilang sila na lang yung masaktan kaysa masaktan yung mahal nila. Sana ikaw na lang si... Hoy, Klaring! Klaring! Pwede ba, Klaring? Tantanan mo na yan si Jackson. Ano naman yung ginagawa mo? Dapat hayaan mo na yung taong mag-move on. Nakita mo na nga nasaktan ng sobra sa'yo eh. Oo nga, no? Ano sa man na nangyari sa ako? Parang nasiraan ako ng bait. Oo nga pala. Sorry nga pala, Jackson. E paano naman ko yung sensya? Parang nung isang araw asa langit ako, ngayon parang nasa... Huwag mo sasabing impyerno dahil hindi tayo makakasama sa impyerno. Tindi kasi talaga ng bagsak ko. Okay, Klaring. I need you to listen, okay? Kailangan alalahanin mo lahat ng na-realize mo sa Cebu. Ang pag-aaral mo. Ang pangarap mo. At ang trabaho mo. Hindi mo kailangan magalit kay Gregory na sinabi niya sa akin. Na-alarma lang yung tao dahil sa mga pinagagawa mo kabaliwan dahil sa problema na to. What else will a girl think kung halos ipagtabuyan na siya ng ama ng anak niya? Oo nga, pero ipapa-abort mo yung bata without telling me? Puti pa ang saging. May puso. Samantalang ako, wala ng puso, durug-durug na. Sa kanya, binabalatan lang. Pero buo man pa rin yung puso. Klaring? Si Kian? Si Sir Kian po. Ipa-abort? Ha? Ganun ba talaga kasamang tingin mo sa akin? At least si Chito, nagpapakatatay sa hindi niya kaano-ano. Bakit ba hindi mo akong pagbigyan na lang na mag-isip kung gusto kong maging tatay o hindi? Tatay lang, hindi asawa. Ba't parang nagulat ka? Dali niyo po ba alam, sir? Hindi ko alam. Nag-alis po nung barkada niya. Nag-brukod daw po. Bawal daw po akong magsama. Ano? Brukod? Ano yun? Gawain lalaki ba yun? Ay, naku. Alam mo, Klaring. Meron sana akong gustong itanong sa'yo eh. Sa tingin mo ba, nagiging mas responsible na si Kian ngayon? Sir Victor, mula naman po nung nag-alaga ako sa kanya, nabawasan na po yung sungay ba ni Sir Kian. Kasi naging responsable na po siya, tsaka marunong nang magbanat ng buto.
Oo nga eh. Alam mo, napansin ko din. Tsaka talagang proud na proud ako sa kanya. Kaya lang, hindi ko sinasabi sa kanya. Kasi baka lumaki yung ulo eh. Pero, Sir Victor, okay lang din naman po yun. Kunwari minsan sabihin niyo ba kay Sir Kayan, good job! Ano yun? Bisaya ba yun? Good job. Good job? Good job? Ano yun? Yung sinasabi pag okay. Ah, sabihin talaga, good job! Good job! Good job! Nakulang lang nandi. Alam mo, Claring, sa'yo ko dapat sinasabi yun. Dahil napaka-good job ang ginagawa mo sa anak ko. Salamat, ha? Salamat din po, sir. Alam mo, sa sobrang galing mo nga, baka dumating yung panahon, hindi na kailangan ni Kia ng yaya. Po? Eh, Sir Victor, magsasante niyo po ba ako kapag mag-asawa na yan si Sir Kia? Hindi, Claring. Ibig ko lang sabihin, binibigyan na kita ng laya. Pwede kang gumawa ng ibang bagay na makakabuti sa'yo. Mag-focus ka sa pag-aaral mo. Kung gusto mo, maghanap ka ng ibang trabaho na mas makakabuti sa'yo. Okay ba yan? Thank you po, sir. Salamat, ha. Oh, andali. Itawag ako. Andali, ha. Hello. Kian. Oh, akala ko ba mag-uusap tayo? Oh, sige. Kaya tayo na pa rito dahil may problema tayo. And as friends, we have to help each other. Anong tulong ang kailangan mo, Chanel? You want us to help you tell your dad? Nabuntis ka? Please. I don't even want to tell them. Tsaka pag nalaman nila that I'm going to bear a child out of wedlock, masisira ang family name namin, Kian. Patay ka kay Tito Lambert, Kian. Anting ganun. Ba't pinagtutulungan niyo ako? Bakit? Sino bang nahasel? Yun nga eh! Chanel, gusto kong linawin sa inyong lahat na pananagutan ko yung batang dinadala mo. Pero wala sa usapan natin kung papakasal tayo. Eh, bakit ako hindi mo ako kayang paragutang pakasalan, ha? Pananagutan ko nga yung bata, di ba? Ang kulit! Pareho ka nga, high blood. Buntis yung kausap mo eh. So, Kian, are you going to marry me or no? No! Fine! Excuse me. Pare. Ano? Ba't ba ayaw mo siyang kasi papakasalan? Lagay mo yung sarili mo sa sitwasyon ko. Aksidente lahat, papakasal ka? Ha? Ano? Lagay mo yung sarili mo sa sitwasyon ko. Aksidente lahat, papakasal ka? Ha? Ano? Pala. So now, Kian, will you marry me? No, iipis. Pwede pa. At least yun long term. Okay, 10,000 years. Whatever you say. Pulling star. Shooting star kahit usa lang, kahit isa lang, please. Para naman matupad ko na yung pangarap ko. Kahit usa lang. Kahit usang pulling star ba lang. Shooting star. Mas maraming falling star pag mas medyo malalim ang gabi. Ganun po ba? Oo.